ano, magandang buhay po at ano po tayo ngayon, 4 na lechon. Mostly ano naman, 10 o'clock. Then ito kay Ka Farmer Eleazar. Andiyan. At siyempre, nandito po si Ka Farmer Ray. Na ano na, na siya po ang early bird. Ayan. Ibabatiin daw po siya kanyang biyanan. Happy 71st birthday po sa aking biyanan kay Nanay Esther Goy. Happy birthday po sa aking asawa, Elizabeth Reyes, sa aking mga kasama sa Dep Ed Montalban, sa aking mga kasama ang principal. Good morning sa inyo lahat. Happy Sunday po. Ayan. Nandito kami kay Ka-Farmer. Maraming salamat. Maraming salamat po. So, ayan na po ang kanyang order. At happy birthday po, Nanay Esther. Ayan. Sana masaya ka po sa lechon ninyo. At ako, ako naman sinisigurado ko kung masarap yan. So, ayan po. Maraming salamat kay Ka-Farmer Ray. Nang alam ko Montalban Rizal po siya, pero ayan, pumupunta sa Bulacan po dadalhin yung lechon. At speaking of Cebu lechon, mga ka-farmer, ang akin po assistant bar manager at kaibigan na rin sa barko ay nagninegosyo po siya ngayon. Siya po ay dealer ng chorizo de Cebu. Ayan, chorizo de Cebu sa mga gusto pong ano dyan, matikman ang chorizo ng Cebu. Yung maliliit po yun, mga ka-farmer. So, original po yun. Siya pong nag-susupply dito sa NCR. So, ayan, nagpapatulong po. Sa mga gusto, alam ko, nagpapaship po sa sila. So, kayo na lang po ang makipag-coordinate sa kanila. Lalagay ko yung Facebook page nila, mga ka-farmer. So, ayan, tulungan naman po natin. Ang cruise industry po ay talagang sumadsad po ngayon. At yung mga, pati po yung mga kasamahan ko, karamihan nag-business na rin po. There's a good side and syempre, sa iba po na medyo hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakakabangon, yun po ang medyo nakakalungkot. Pero yung iba naman po, nag-success naman na sila at happy na po sila sa, kumbaga ay na-realize po nila na hindi lang po pala sa cruise ship ang pwedeng maging hanap buhay, ano? So, siyempre nagpapasalamat tayo dahil marami sa mga kaibigan natin ang kumbaga linabanan nila at nakapag-adjust po sila sa sitwasyon, ano? Ay, marami po ang nag-business, may nag-put up ng salon, may nag-put up ng mga kainan. So ayun, nakakatuwa po. Maraming salamat naman at kumbaga ay gusto ano po, masaya po akong nalaman na ganun po ang nangyari, no? Pero yung iba naman may nakabalik pero hirap pa din po dahil syempre wala pong gaanong pasahero. So ayan. Ayan na po ata yung pick up na isa. Ano, i-backing mo? Ano to? Tarlac. Pwede po. Ano? Mexico. Mexico, Mexico. Yung kanina po. Ayun, kay Sunga Gina. Ikaw yung nagbago ng oras. O tama, ibabaluti na. Tama. Kaya aligaw po kami, napunta kami lang. Ayun, alam ko kayo ang ini-expect ko na una kayong darating eh. Dahil gusto mo talaga maaga na. Diba? Ah, Mexico lang pala kayo? Akala ko Tarla. Mexico po. Ah, tapos kakainin ng lunch. Ano po kapo? Kakainin. Lunch ba kakainin yan? Lunch. Ah, kayang-kaya. Black. Oo. May babatingin ka ba? Wala. Babatingin ko sana si Ate Mildred. Ayan. Sa si Gina Sunga, nasa ibang bansa? Nandiyan po sa Pilipinas. Ah, okay. Yung si Ate Mildred po, lagi kanya pinapanood. Ayun, lalo na umakit po kayo dyan. Bundok, oo. Oh, okay. Ayan. Andito po siya, ang pangalan mo tol? Kenji Carlos. Ayan. Andito po siya at inagahan niya po yung ano. Ayan, oh. Grabe. Nagmamantika. Napakaganda nito sa mga high blood. Chili pro. Hello po, good morning. Morning po. Ayan, andyan na po sila. Kanina naunahan kayo nung ano, yung isa, taga Montalban Rizal naman yun. Ayun. Yung pong dadalhin ng Bulacan. Oo, oh, yung pick up na pula. Oh. Ayun kulay kumulay. Yung pula, pula po na ano, Estrada. Atlet. Ikaw po kami na, tinuro kami doon. Di, yung ano, yung Ka-Farmer's Farm? Opo. Doon kayo tinuro? Opo. Ano? Sa bundok na yun? Summer ang akyat. Kaya ko ba? Mahirap. Ayan, binigyan natin si sir ng ano, talong. Wala daw pong mahanap doon. Eh, sabi ko, magdala ka na ng kahit ilang piraso. Oh. Para at least, tas lupa. O, ayan. Tayo na kompleto, ha? Aba, sabi ko, lubusin niya na. Oo, diba? Okay. Sige, thank you po. Salamat. Salamat. Ayan po, Ka-Farmer Gina.
Ayan na po yung lechon ninyo. Enjoy, enjoy. Sarap yan lechon na yan. Thank you po, thank you. Thank you, thank you. Salamat. Oh, ayan po. Two down. Oh, good luck. Sana pa buka mo. Oh, pakikita ko sa'yo pagka. Oh, sige, sige. Ayan, sabi ko sa kanya, sa ano daw po pala sila, sa subdivision, hirap po yung lupa. So, kumuha din po ng lupa dito. Sabi ko sa kanya, pag kinontainer mo, syempre, para po kayo nagkulong ng ibon na hindi mo pinakain pag di mo linagyan ng fertilizer. Either organic or chemical, kahit pa paano, papakainin natin yung ating halaman. So, ayan. Eto na ang ating nabili. Kay Charlie. Nasaan na siya? Umuwi? Hindi pa bumalik. Ayan, mga kapame. Dalawa na lang. 10 o'clock at ano? Ayan mga ka-farmer, oh. Ang daming ampalayan ni ano? Ni Nikki. Nag-harvest siya sa sarili niya, farm. Nag-harvest siya. Dami mong tanim, ha? Pero ano bang ano nito, ma? Ang bunga nito? Maliliit lang, kuya. Maliliit? Mm. Yung parang bilog-bilog lang, ano? Mm. Ayan, wala, wala pa, ayan, wala ayan. Pa. Ayan? Ay, see. Ayan. Ayun. O, oh, ayan, oh. Ano nga, no? Maliliit lang na ano yun, eh. Ampalay, eh. Mm-hmm. Sarap eh. Ha? Hirapan natin. Ito? Bakit? Bago pa lang, kuya. Kasama ng mga damo. Mm. Sa bago pa lang? Bago pa lang. Susunod mga hanap tayo niyan. Ang palayang. Wala bang ano? Ligaw na dilata doon? Wala? Kundi. Ano 'yan? Ayun, habang naghihintay tayo ng lechon, ito yung kay ka-farmer Eliazar. Ayun, maraming salamat. Ooh. 11 o'clock po ito, pero sana makarating po sila ng mas maaga. 10 o'clock ang cooking time nito, no? Inagahan na po ni Dinden para at 6:50 'yung sinala. Dumating ng maaga sila. Tapos ito, ganun din ano. Ito malaki, 35 bilugan. Ayan po ang ating lechon ngayon, 11 and 10. Baka mapaaga din po, so okay na rin. At syempre mga ka-farmer, ayan si Mamita nag-lechon po uli. Paki-support po yung kanyang channel. At sabi ko sa kanya, gamitan niya po ng coke para mapula yung kanyang lechon. Nag-lechon po ata siya ng 60 pounds sa hanging weight. So medyo malaki po yun. Excited na nga rin akong makita kung ano yung magiging outcome. At marami daw po siyang mga naimbitahan na ano, kaibigan doon na magmukbang daw po ng lechon. Mayroon ding pa-take out. So, ayun. Tapos, pakisupport po ng channel ni Myra's World, mga ka-farmer. Ayan. Si Myra's World po ay nasa Canada din po siya. At cooking, kagaya po ni Kitchenes TV. Ayan. Pakisupport din po yung channel. Yan mga kaibigan natin. At syempre, yung chorizo po ni Alan Doy-Doy, kasama ko sa barko. Ayan, paki ano na lang po. Mga gusto pong matikman ng kanyang chorizo. Ayan. Myra's World, mga ka-farmer. Sino ang naglilihi? Si Puroy. Ha? Ako, magang-maga, mangga kinos. Oh, mangga. Yung mahilig din sa mangga. Mga ganun ba? Ha? Ah, si ano, si Ashley pinanguha niya siguro. Marami bang marami, binili ko si Papa yan ng bagong eh. Niluto niya na yan ano. Niluto na kaya. Oo, oh, yan. Sarap ba? Mangang daw, sabi niya, hindi naman mangang. Langasin to. Atim! Yung sinabi ko din mangang. Akala ko mangang. Guray na ka ng bed ng Konel. Atim. Tawang mo daw tatalaga sa Konel, Kaplin. Hey, Kuya Ya, meron. Ha? Ah. Ba't ang asim nito? Huh! Manibalang na, napaka-asim pa! Ah! Matamis pag nahinod. Oo, tamay. Huh! Huh! Asim, asim! Ganda yun. Ayan, yung nabiyak ano? Okay, ito. Iniwan. Ay, may biyak. May biyak, iniwan lang doon. Alam mo, masarap na mangga? Diyan, oh.
Tan. Yung piko. Matamis. Na. Ano naman, iba lang na. Ito na lang. Pwede tayong manguha dyan pagka kailangan natin, di ba? Pwede ako, manguha dyan. O kaya nga. Eh, abot kamay lang. Hmm. Kaya maubos ang mga ano yung kuya, kalabaw. Ayun nga, si Chuchay kinain. Kakainin yan. Kinakain pala din ng kalabaw yung ano, mangga? Delikado lang kasi. Buto. Pagkumbawa yung buto. O, yun nga. Kaya huwag masyadong... Di si Chuchay, yung pinitas ko nung isang araw, kinain niya eh. Sinubo ko, kinain niya. Alin? Oh, yun naman pala eh. Nakamotor. Bitay ng pang ano, mama, ano abangan niyo po mga ka-farmer, mamamasyal kami sa lupang sinilangan. Doon sa lupa nila, magpipiknik daw doon. Ayan. Ang ganda ng tingnan ng ating ano, kalamansi. Ayan o, kung kayo po ay mag-uumpisa ng farming, syempre huwag niyo pong kakalimutan ang mga kailangan natin sa kusina. Tanim po kayo ng ilang puno ng kalamansi. Ako naglagay dito kasi hindi ko po mapaganda doon sa may ano, sa may gilid ng fish pond. Gawa ng katabi ay mahogany. At the same time po ay malapit sa ano, sa daanan. Tapos mahirap din po ang dilig. So ayan, dito at least po. Ayan, ilang puno 'yan. Ang personal din lang, maalagaan natin. Kagaya niya, no? Ganda. Pipitas-pitas na lang po tayo. Pag nagpitas po kayo ng kalamansi, tutwist nyo ng ganun para masama yung ano, yung tangkay. Kasi pag ginanon mo lang, mapupunit po yan. Hindi mo ma... Ayun, ang kalaban. No? Hindi mai... ano, hindi mai... i-stack ng matagal. Mabubulok. Pagka twist mo, mapuputol po siya kasama yung tangkay. Yun, pwedeng mai-stack. Ayun no, ganda na, ano na rin po yung ating mangga. Ano po yan mga ka-farmer? Kung masusubaybayan po natin at hopefully ay makakapag-vlog pa tayo kung yan ay mamumunga na. Ang lalaki po ng bunga niyan, apple mango. Ayan. Tapos syempre ito, salamat sa Diyos. Nabuhay po uli yung ating bayabas. Tinumba ni Ulysses. Ayan, no? Tumubo po uli siya. Yan, nandito na po yung ano, driver po ni ano, kapatid ni ka-farmer Val. Yan. Tagay na natin yung lechon at papunta pa po ito ng alam ko somewhere in Rizal. Tanay ba? Taytay Rizal yata or ano, Kainta. Hindi ko po masyadong sigurado. So ayan. Ay! Umikot. Ah, yung kay ano po no, kay Carmela. Oh, yun kay Ma'am Carmela. Oo, ayun. Ang bagsik ng ano mo ah. Ano mo ang nagbabike yata siya? Si ano, si Bossing ko. Ha? Si Bossing ko. Oo. Sa ano talaga yan ang bike ano? Oo, dalawa. Galing ano. Vlogger ka ata sira. Yes. Uy. Tingnan lang. Ano yan, pang golf naman? Oo. Ah, talaga naman. Ano yan mga ano? Balotong pa rin yan pag-abot doon. Oo, sana. Binabalot talaga yan. Oh, kasi pagka ano tol, pag bubuin mo, apo, makukulog. Kailangan lang, papel lang talaga para hindi mag-backflow yung init. Ah, okay. Kasi sir, pag puro foil, yung init niya, magmo-moist, wala na. Sige sir, thank you. Okay, thank you, ingat. Malayo-layo pa sir, patada dito sa... Binangonan, Rizal. Ayun, Binangonan. Malayo nga sir eh. Tatlong oras, may higit ang traffic pala dito ng Arayat at saka yung, ano ba yun? Santa Ana. Santa Ana, sobrang traffic, pag Linggo. Paano kaya yan? Sige lang, wala namang ibang daanan, yun lang patago sa Inlix, di ba? Oo. Wala eh. Bale. Pwede kang mag ano, Mexico exit kaya lang medyo gaganong ka pa, layo naman. Layo naman. Oo, layo. Sige, balik ko. Yeah, okay. Sige sir, welcome. Paliparin mo na lang. Guys, salamat po. Ayan, Ma'am Carmela, maraming salamat at ka-farmer Rubal Eliazar, maraming salamat. Talagang ano, pinasadya niyo pa, napakalayo. Binangonan pa pala ito. So, ayun, 3 o'clock pa daw po ang kainan ng party. Sana ay umabot naman yung balat. Isa na lang.
11 dapat ngayon to ah. Medyo wala pang paramdam ah. Ayun kay Bebe kasi to eh sa ano to, sa siyang tumanggap ng order na to eh. But anyway, okay na lahat. Ano na lang, okay na to. Ma'am Pia na lang. Happy birthday, Uncle Boy. Ayan. Ayan, ito na po yung ating listahan at tapos na yung ating lechon day. Tapos, ito na po. Bukas 29. Bebe, itong Francis, ano to? Ito, wala pang oras to. Anong mahalan? Dandia. Ayan. 20 kilos, wala tayong 20 kilos. Huwag ka nang tatanggap ng 20 kilos, Bebe, kasi si Sir Anthony, walang 20 kilos. No? Ayan. Mga farmer, kasi minsan po, hindi ko na po maasikaso yung page talaga. Si Bebe po ang nag-ano ng page. Nag-aasikaso. Yung mga order po ng lechon, tulong po kami. Kasi medyo busy na tayo. At ayun nga, kailangan talaga ng coordination. Tapos, ito, ano to? July 4. Okay, ito sa akin to. Repeat order, si ka-farmer Nestor. Ayan. Warly, ayan. Ka-farmer Warly, ha? Yung sa'yo, 3. Lapit na. Galing, galing yan. Nag-ano po siya. Fasting. Balik po tayo. 29, 2. Ayan. Medyo malabo pa yan. At ito po. 25 kilos po yan. Wala po tayong 20. At ito baka maging 30 lang. Ayan. Dilipin po natin ang ating mga baboy. What is this? Tahimik po ngayon dahil today is Sunday. Ayan. Kung di ako nagkakamali, meron po tayong 3 pa. Diyan. So titingnan natin kung anong size ang available. Kung ano man, try natin na kontakin si ka-farmer Anthony. Mapapagpahuli siya bukas. Pa-deliver tayo bukas. Pero yung ano naman po, yung 3 nga. So ayun, 30 lang. Or 25 na lang pala to. 25 kilos na lang po ito, mga farmer. Ayan. 25 kilos po yan. Nako, may nakawala pang baby. At ka nakawala dyan. Hirap pa naman huliin. Mabilis na din yan eh. Gusto nang bumalik. Oo, oo, oo. Ang bilis. Hindi natin. Kukornerin natin. Uy. 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 Kornet. Uy. Kanang. Kanang. Ay. Balik ka dito. Kanang. Ano. Mama, wala laman ng ano mabuchi. Kasi ikaw eh. Dito may pagkain eh. Oh, diba? Uhaw ka pa. Ano natin ang itlog kung ilan na. Uy, rami-rami na din. Eto, medyo may sipon. Ah, binalik na. Binalik na ni Lindong. Binalik na ba? Hindi pa. Ayun pala. Medyo may sipon daw po yan. Tapos si Chuchay. Ayan. Kumakain pa. Ayan. Kainin natin. Ayan na. Okay na sila. Lipin na natin si Chuchay. Pakain na natin. At ayun. Ewan ko kung iuwi ni Lindon. Kung lupang to, payo ni na Linda sana dito.
ang payo ng nanay ni Proy, huwag na daw pong i-push dahil magulo. Ay naman nilang parentan, gusto nila buwanan, parang apartment. Hindi naman pwede yun. Uy, ano na? Layo no, laki ng tiyan mo ha. Lagi na lang sasabihin, buntis. Ano, inom ka? May tubig doon, ha? May lubluban. Ano, uwi ka ba? O dito ka na lang muna. Kung di naman uulan, no. Sarap dito. Pagkain. Sina Bebe, ayun. Nanguha po sila ng mangga. Kanina doon. Nalalaglag nga lang naman. Kailangan mong maligo. Ano, wakita ng tubig. Teka. Wakita ng tubig si Pachay. Ganda sana dito oh. Yung lupa po na pinuntahan namin. Ayan, hintay niyo po yung upload namin doon kay sa ano ni Nelnel. Dito lang, dito siya banda. Kasi nung pababa kami dito, kita na namin yung poultry. Ito, ito yung poultry, yung bubong. So banda dito po yung diyan lang sa taas. Sa taas po niyan. Shortcut nga daw eh. Kaya lang shortcut eh. Akit pa rin. Alam ni Inapuroy. Mahina kang uminom. Baka nagsasawa na po sa may pulot. Huwag mong tatapakan yan. Punong-puno yung ano, yung tiyan. Ito, ito po yung okra-okrahan na tinatawag. Ayan. Tataas yan. Mga ilang ano pa po, tataas yan. Sing taas ng tao. Kaya ang mangyayari na naman yan, ito, di na naman kumbaga, maano na naman, magiging masukal po ito. Tapos pag nag summer time, matitigang na naman siya, mamatay na naman. So ganun din po yung ano natin, yung kinukuha ni Nikki na ampalaya, ligaw na ampalaya na tinatawag. Yun naman po, kaya sabi ko, dapat hindi dapat po maubos ba kasi wala pong mamumunga na pagdating ng summer maghihintay yung buto, yung dry na buto, maghihintay ng tagulan para tutubo po uli siya. So yung cycle mapuputol pagka inubos nga naman. Dati mga sigarilyas po dyan, dami, nangunguha kami. Wild naman na sigarilyas. Inom ka. Mga ano yung ano, yung tubig. Dito tayo. Ito oh, marami. Oh, di mo kasi tinitingnan eh. Mahabot mo na naman ako. Huwag mo kong dilaan. Halaga ni ano, ni Tito Lindon mo yung ano. Yung ano mo doon, yung bahay mo ng ipa. Sabi ko lagyan kasi para ano yung putik ma-dry doon. Para hindi basa yung higaan mo. Diba? Diba? Diba sabi ko sa'yo? Tayo na! Saan yung kaibigan mong kalabaw dito? Ayun, yung kaibigan mong kalabaw doon oh. Ayun pala! Oh. Ayun yung kaibigan mong kalabaw. No?
Paano? Dito ka na muna. At may pupuntahan pa si Papa. Dito oh, maraming damo. Ayun doon oh, dami. Eh? Dila-dila, Papa eh. Gaspang pa naman ng dila. Ano? So ito okay na. Ang susunod naman natin, paunti-unti, yun. Doon para at least sa... maka ano uli, maka mag, mapaayos uli natin yung bubong doon. Unti-unti lang. Dito maraming carabao grass. Alam ko mas gusto niya yun, no? Yung mga malalaki ang dahon. Ooh! Ooh! Hala! Hmm! Di ko na po muna binili ng feeds. Marami namang damo. So, titingnan natin yung katawan niya pagka hindi naman nagbabago, eh wag na po natin bilhin ng feeds. Mas maganda na yung natural yung pagkain niya. Yan, tapos good news na naman mga ka-farmer, oh. Para kay ka-farmer James, di ko lang napansin. Ayan na pala. Ayan na pala sila. Naglalabasa na. Ayan, ayan. So, ano na? Dire-diretso na po yan. Mga ilang days, 2 weeks, baka tawagan ko na po siya at pakuha na natin. Para ano, baka mamaya may mga mag-walk-in pa na alam nyo na po, mga walk-in minsan nahirap din tanggihan dahil malayo din po ang pinanggalingan at minsan kukuha ng 100 pieces. So, napakahirap po tanggihan. Siyempre, naiintindihan naman po natin. Malayo yung pinanggalingan nila, tapos eh may makikita naman na andyan at hindi mo pagbibigyan. So ayan, kailangan po talagang pagbigyan. Tapos pasyalan natin itong mga pinagkakabalahan nila. Ayan o, ng tubo na po. Ayan ako, ano to? Mali yata ang tanim ah, masyado naman. Tatlo-tatlo, dapat isa lang yan eh. Ano kaya ang nagtanim nito? Ano to? Upo or patola? Patola yata. Oo. Tatlo-tatlo naman. Ba? Mukhang okay ah. Balag oh. Tapos ano pa ba yung doon sa kabila naman na tumubo na din? Pipino. Naku po. Naku. Mali. Kailangan na ng tender loving care dito. Nakaw! Yan ang sinasabi ko. Oh, bebe! Ito. Ano to? Kailangan po ma-sprayhan kahit talaga insecticide. Kahit konti lang. Para hindi madapuan ng anong pipino. Favorite po nila yan. Ganyang ano, stage. Tapos kailangan na makultivate yung gilid. Tsaka basta lang yata nila tinanim, oh. Walang ano, walang dapat yung hole. Nag-prepare sila ng ano, vermicast. Dapat binalagyan ng vermicast pala. Hindi ko napaalala kay Bebe. Na dapat may vermicast po yan. Yung hole na yon, marami naman po doon. Kaya yung vermicompost doon, doon na po pinatubo yung ano. Para at least pagtubo nung ano, may mga masisipsip na siyang sustansya. Bale, sabihin na lang natin kay Bebe. Tapos ito, ito pong ating papaya, ang ganda na sana. Kasi, nagaya po niya, no? Nagnaputol yung bunga, and then ayun na, parating na. Problema, ay tag-ulan na po. So, ito, pagka nababad po sa tubig, may nag-comment po na, ano, na tukuran. Wala pong magagawa yung tukod natin, kasi... ang problema po dyan ay mabubulok yung ugat. Mamamatay po talaga siya. Ayaw talaga po ng papaya na babad sa tubig. Kahit ano po anong gawin natin ay talaga pong ano yan, mabubulok at mabubulok. Matutumba na lang po at wala na, bulok na. Ang ganda pa naman sana. Ayan o. Nag-ano na po siya. Nag-ano na uli. Nag-bunga na uli. Treasure pa kaya dito? Somewhere the treasure is. Wala nang treasure. Wala nang treasure.
Malimbing treasure. Wala na. Okay. Dito. Isa nag... Haan na yung malimbing eh. Nagtatago eh. Makita eh. Nagbunga nung nakaraan. Ayun, ito. Pilipa. Ayan. Liliit pa po. Ah. Si nanay. Yan naman yun. Kaya naman tayo kay nanay. Gusto ko yun eh. So, kailangan pag nakwento mo, dapat meron ka. Kasi sasabihin niya, gusto ko yun. Di ka kumuha. Okay na yung mga pusa. Hindi. Tunay ako nila yung durog na lechon. Ah, oo. Oh, nalabigay ko ng kanin, tapos ka sa baboy. Oo. Oh. Check natin yung mga Madre Diego natin. Ayan o. Oh. Maganda ngayong linggo para makikita natin yung mga tanim natin. Ikot-ikot. Ayan o. Oh. Kita nyo naman mga farmer. Mapupuno po ng ano yan. Sabi ko sa inyo, hindi nyo na makikita yung trunk nyan. Pagka yan eh, ano na. Tatakpan po yan. Lalabasan na. Yan. Ito, pag tumaas yan, no? Matatakpan na yung ano niya. Yung trunk. Oh. Sumabay po kasi yung ulan, kaya ang bilis. Dapat naka-timing po kayo. Pag nag-trim pa kayo ng Madre de Agua, make sure po na papasok na yung tagulan or mag-i-irrigate po kayo. Pagkatapos yung pagputol, kung talagang ang soil po ninyo ay talagang medyo tigang na tigang na, pagputol po ninyo, magpatubig kayo. Yung patubig po na talagang sinasabi nating patubig, hindi yung dilig lang po ng hose. Hindi po, walang mangyayari doon. Ang kailangan niya po ay talagang kung gamitan niya po ng water pump na talagang pabahain ninyo and then saka niya patayin. Doon po, doon niyo po mararamdaman yung ano, yung mabilis na pag labas ng mga dahon. Although syempre, ang ulan po ay iba pa rin. Lamang pa rin po talaga ang ulan para sa tubig lang. Ito pong side na to ang medyo delikado. Mas maaan sa tubig itong side na to. Ay, babalikan pala ako. So ayan, si Charlie ay wala. Saan kaya si Charlie? Nihintay ko po si Charlie kasi sabi niya akyat na daw siya ng bundok bukas. May binili akong binhi nga dito. Eh, wala naman siya. Yan, tapos na naman ang ating araw ngayong linggo. So abangan niyo po yung aming adventure dun sa bundok. Ayan, next upload. At kung bakit lechon ang aming baon. Ayan, bigyan ko na po kayo ng clue kung bakit lechon ang aming baon pag akyat ng bundok ang farmer. So ayan, hanggang dito na lang po at maraming salamat at syempre always magandang buhay.